Ito yung balita, mga kababayan, dito sa Philippine Daily Inquirer. Sabi rito, Robredo bent on declaring Philippine education crisis if elected. What? Idideclare daw niya ang education crisis pag nanalo. Kalimutan mo na po ito. Kuhan mo po, pangarap mo na i-declare na education crisis ang mag-declare ka ng education crisis. Kasi unang-una, malayo yatang matupad no, yung ambisyon mo na ma-elect into office bilang pangulo. Finish na, game over na. hindi umobra yung momentum, ha? Hindi umobra. Amigo sa inyo. Vice President Lenny Robredo reiterated that declaring an educational crisis in the country will be among the first things she will do if elected president in the 2022 national elections. Unang-una, Ma'am C, ang dapat mo nang i-declare siguro yung education crisis mismo sa sarili mo. Before mong asikasuin yung buong bansa, yung sarili mo muna, kasi pinangangalandakan mo yung mga degrees, ang dami mong degrees. Hindi namin po mahalata na parang wala ka man degree yata. Hindi namin nalata na na-absorb mo yung degree. Hindi mag-manifest. Hindi mag-manifest sa pagkatao mo at sa inyong ano, the way you speak, the way you deal people, the way you ano, you present your ideas. Hindi namin mahalata na you have that multiple degrees. And with that, I think there is a crisis in you. Tama? During a mini rally in the municipality on Saturday noon, Robredo was asked by a student leader in a private school teacher on her plans for the education sector, especially dito daw sa growing number of out-of-school youth in the worsening quality of education. Sino yung ano, responsible nito kung hindi yung mga kakampon? Di ba ang tagal-tagal ninyong kumontrol sa ano, sa gobyerno from curriculum until today? So, kaninong kasalanan nito kay Digong? Diba? Yung tagal-tagal ninyo. Walang nagawa. Kaya nga, bumabalik tayo sa panahon ng mga Marcoses. Kasi during the time of Marcos, tinutukan yung edukasyon. Ininfiltrate ng mga kalaban. Ayun, imbis mag-aral yung mga bata, naging mga ibagsak. Nandun sa mga rallies. You see? Imbis nakatutok yung panahon ng mga bata sa pag-aaral ng mga kurso nila para bumuti yung buhay, tingnan, napariwara. And that's the reason why ito tayo ngayon. In other countries, matahimik sila like South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia. Tahimik sila doon. Iniiwas yung mga kabataan sa politika. Ayun. Nalampasan tayo tuloy. Taiwan, tingnan ninyo. Nalampasan tayo. Ininfiltrate ng mga
ulupong yung educational system, nilason yung isipan, na divert sa dapat sana. Yun ang focus nila kung paano maging maayos na mag-aaral, makagraduate sa kursong kinuha nila, kinukuha nila. Naging mga rebellious. Yung panatang makabayan, inalis sa paaralan. You see? Susundin ko ang mga alituntunin ng aking paaralan. Susundin ko ang aking magulang. Naging rebellious sa mga magulang yung mga anak. You see? Nagulo yung community. Nagulo yung ating society. Ito tayo ngayon. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yun dapat ibalik natin. In the good moral, in the good manners, in right conduct. Tingnan ninyo mga bata ngayon. Highly politicized. You see? And because of that, nawala sa direksyon. Nawala. Lahat kaguluhan ng kinakakasangkutan nila, yung mga dapat na pinag-aaralan nila, nawala na doon. So, nang graduate, wala man. Kasi gulo yung isip nila. Walang direksyon yung buhay. Failure siya. You see? Kaya huwag kayong yung mga kabataan, advice ko sa inyo, finish your studies muna. Before kayong mangialam sa politika, finish your studies. Huwag kayong nakikinig sa kung ano-anong mga sulsul ng kung sino-sino mga organisasyon. Huwag kayong nakikialam doon. Huwag muna ninyong pakialaman yung problema ng bansa. Pakialaman muna ninyo yung buhay ninyo kung paano magtagumpay kayo. Makagraduate kayo. Pag nakagraduate kayo, di buwelo na kayo. Anong gusto ninyo mangyaring direksyon sa buhay ninyo? Meantime, na hindi pa kayo nakakatapos, focus on your studies muna. Avoid politics. Yan advice ko sa inyo. Pag hindi ninyo sinunod yung advice ko, malamang ibang direksyon ang pupuntahan ninyo. Iwan ko kung makapagtapos kayo. Tapos isisisi ninyo sa gobyerno kung bakit yung buhay ninyo napariwara. Hindi maganda yung naging future ninyo. Isisi ninyo sa gobyerno. Sisihin ninyo yung sarili ninyo kasi nagpauto kayo sa mga sol-sol ng kung sino-sinong tao. Pakinggan ninyo yung magulang ninyo. Kaya nga sa Bible po, obey your parents in the Lord for it is right. Yun ang dapat na ginagawa ng mga anak. Sundin ang alituntunin ng paaralan, maging masunurin sa magulang, panatang makabayan. Inalis yun ang mga kakampon. Inalis. Wala na. Binago yung iba. You see? Kaya yung pagmamahal sa ating bayan na wala, naging mga globalista. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, globalist ideas, anti-God po siya. Ang Diyos po love nations of the world. He loves the nations of the world. Siya ang naglalang ng mga bansa. And God will be dealing with nations of the world. And will destroy the globalists that will control the nations. And it will come very, very soon. Sinasabi ko po sa inyo. Anti-biblical po ang globalist agenda na nag-infiltrate sa educational system natin. Kaya nagkakagulo-gulo po tayo. They want to destroy nations. They want to destroy society. Be on guard. Sa ganong mga ano. At itong si Linlin po, itong si Nanay, ay promotor nito. Mga liberals, liberal minds. Sabi ko sa inyo, isa sa mga una kong gagawin daw, sabi niya, pag upo niya, i-declare niya ang education crisis,
Bakit kailangan nating mag-declare ng education crisis? Kasi po, nakakahiya na tayo ngayon. Ang nakakahiya po, pag kayo ay nagsasalita na hindi maintindihan ng mga tao, paulit-ulit, walang direksyon, yun ang nakakahiya. Lalo pa multiple degrees po kayo. Eh, mga supporters po ninyo na nang-insulto kay Bongbong Marcos, ang layo ninyo sa totoo lang, ang layo ninyo sa pagsasalita pa lang, presentation ng mga ideya, knowledge of geopolitics in international foreign relations, napakalayo ninyo kay Bongbong Marcos. Eh, mga hinahambog ninyong multiple degrees, hindi mag-manifest po sa pagkataon ninyo, sa totoo lang. I'll be harsh kung sabihin ko sa inyo, I think you have to go back to school. Kasi useless yung ano. Useless. May multiple degrees ka nga. Yan na ba yun? Buti pa yung wala siguro. Maintindihan namin kung wala kang multiple degrees at kung magsalita ka confusing. Maintindihan namin. Pero may multiple degrees ka tapos ganyan ka kung pati mag-isip, pati mag-behave. Imagine, gawain ba ng may multiple degrees na kung ano yung sinabi ng mga handlers mo, gagawin mo kahit nakakahiya. Nagsuot ka ng corona na nakakahiya yun. Di ba yan sinasabi sa inyo ng mga handlers mo, ng mga nakapaligid sa iyo? Saan ka pulutin? Presidential ka, presidential candidate. Ginawa kang uto-uto ni Mimeo. Ginanon ka, gumanon ka din. Kill. Ano yun? Anong mensahe nun? Anong kapakinabangan ng mga tao ng gano'n? Ha? Ano yun? Diba? Tapos, papasok ka na as if you are frustrated Miss Universe candidate ka ba? Para gawin yun. You are a presidential candidate. Dapat binigyan mo ng kahihiyan yung... Diba? Di mo na binigyan pala ng kahihiyan yung posisyon na tinatakbuhan mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, you declare education crisis kasi ganito. Sabihin mo muna yun sa sarili mo. Diba? Before mo yun sabihin sa iba, tingnan mo muna yung sarili mo, kung anong pinaggawa mo. Dati napakahusay ng ating kalidad ng edukasyon, pero bago pa man, pandemya, yung mga international assessment bodies, lagi tayong last, nakakahiya yun. Lakas ka ng loob magsalita ng gano'n. I-assess mo muna yung sarili mo. Sabi ko nga, di ka nga makapagsalita ng walang script. Yung kwento lang sa tableya, may teleprompter ka pa. May idiot board. Ano yun? Diba? That simple speech, hindi mo magawang extemporaneous. Hindi mo magawa. Tapos yung mga nasa likod mo, iinsultuin si Bongbong Marcos na hindi nakagraduate. What? Yung base ng mga kwento ninyo, nakabase sa kasinungalingan. Kaya hindi maniwala sa inyo yung napaniwala ninyo lang 21%. 15% to 21% lang. Game over na ngayon. Before kang magsalita ng mga ganyan, tingnan mo muna yung sarili mo kung hindi nakakaya. Di ba? Kung bagay. Anyway, mga kababayan, yan lang mampok.
Ako po si... Ay, by the way, baka gusto ninyo lang itry ito. Thermax Fending and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po automatic revitalizing serum. Pinapahit naman po sa mukha. You will look 10 years younger than your age. At ito sa mga cancer patients po, itry lang po ninyo. Goji juice, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan. Ito po kasi, hindi manggamot siya. Food supplement siya. Gawa kasi siya sa goji berry. Ang goji berry po, may anti-cancer property siya. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.